Puro na lang subo, pagod na ako. Showcase sa Tamao Soul is nandito na si Kiko at kasama hello, si Mike, Black check. Knight. Ba't ba ito sa langit ang tamao mo magaling ba? Wala na kasi mga baka lalo kang pumakit. Pag babae ng first move. Yep, alam na mga single to. Ito dapat malaman ng mga babae kapag ginawa ng lalaki itong dalawang bagay na ito. Oh! Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo. At kaya magdadaanan natin ng mga memes ngayong linggo. Kaya atin agad simulan. Kaya yun na wholesome naman. Ito, green flag ba o red flag? Halika, invest sa TV. Green flag ba o red flag pag mag-asas yung babae pag lumalabas kayo? Hindi. Usually, ibig sabihin may kakayanan siya. Save more. But there are times too that I spend. If they really have the money, it's a green flag for me. But when it's just a little bit too much for me, it starts to become a red flag. Para sa inyo, boss, ano yung tamang budget para sa paglalabas o sa pag-date? For me, I have actually an Excel plan or a budgeted plan when it comes to that so that I can monitor the money that I spent on my wants and my needs when I go to school and at the same time I can monitor school ka pa talaga unahin mo muna yan yun yung unahin mong flag na tapusin no? Yun yung unahin mo yung finish flag di ba? For whenever I feel like I want to buy you know the things that I want such as shoes, clothes, coffee and more. Usually, depende sa budget nyo. Saan kayo magdadala ng jowa nyo sa date ko? There are times na siguro like simple coffee date so that we can talk and eat and hang out at the same time. But if she feels like she wants to eat just like street foods and like fast food chains, it's alright for me too. So magkano nga yung budget? Hindi na yung sabi. Kaya well, ang luxury naman iba-iba. Diba? Depende kung paano yung risk mo. Treat me like what this. Don't get me dirty. Red flag! Red flag din pag iba ang kanyang tinitignan pag di ka nakatingin. So, nakikita yung ating camera na bago. Kaya salamat sa suporta nyo lagi. Green flag yan. Ayun na lagi natin. Green flag o red flag? Pang babaeng magastos, green flag. Diba? Pero kung kailangan ko sumabay sa kanyang paggastos, pagkabay napapasabay ka sa gastos at hindi mo naman parang willing magbayad, i-communicate mo. Okay? Kailangan mo talaga i-communicate yun. Boy, what makes a man sexy? Fate there. Red flag! Red flag! Okay naman kasi diba meron tayong parang tingin sa atin na lagi tayo nagpo-provide. Walang masama mag-provide, hindi yan nakakababa ng pagkalalaki mo, kung hindi mo kaya, kanya-kanya naman yan. Pero may mga ganyan talagang tao. Kung yan ang habol mo, kung ganyan klaseng babae ang iyong gusto matrack, iyan ang kanilang hanap. May mga ganyan talagang tao. Nasa sa'yo na yan kung anong gagawin mo dun sa bukid mo, kung anong gagawin mo dun sa garden mo, ikaw na bahala, diba? Kung maglalagay ka ng halaman na nag attract ng bubuyog kesa ng paro-paro, yun ang makukuha mo. Ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Red flag. Aling kay sa visor. Ano to? Ay, magkabila pa sila. Ama, na pag maganyan, kailangan mo ng lisensya dyan, di ba? Oo, tsaya, para ito ni makabagong tricycle, yun. Ang dami na nila ngayon, ha? Ay, literal, red. Red flag. Huwag mo lang daanan yung red na stoplight, ha? Kutsa, ang hirap yun. Nasa gitna lahat. Okay, so kailangan mong kumaliwa dito, ano? Huwag kang makakaliwa. Green flag. ABCB niya, resourceful siya. Galing kay Shem. Oh! Doon tinanong niya kung gusto mo ba ng date? Ito, madami ako! Dismember! Okay, punch. Crush me! Yan ang wrist po, tsa. Datado ka! Ay, hindi si ano pala, yung sa, ang tawag doon? Ano? Ayun, sa kita-kita po, tsaka mukha niya si M.M.Boy. Green flag yan po, tsaka pag marunong man ang MCB nun, may respeto siya sa kanya yung tsura, walang masama doon, di ba? You present yourself as you want others to see you. Iba naman na, pag yun lang yung basihan mo, para respetuhin ka ng tao. Iba-iba naman yun, di ba? Minsan, sa ibang bagay, kailangan mo nung pang balat, di ba? Nakikita mo yung balat ko dito. Iba-iba eh, kailangan mo pa rin ng confidence kahit papaano. Kaliki DZ, lalaki be like 10 a.m. babae. Ginawa ko naman lang. duality of alpha males. Okay lang yun. Green flag yan. Ibig sabihin nun, in touch sa kanyang sarili. Hindi lang lagi nagtatouch sa sarili pag gabi. Dahil sa ibang tao, sakit na yan. Diba? So, medyo yellow flag yan. Ano ba yung sa tingin mo yung green flag na naging red flag? Sa akin kasi pag pag sinabing hardworking, tapos wala nang oras sa'yo. Yun yung pwedeng isang diba, green flag na para red flag. So, pero depende sa'yo. Ako, red flag ko siguro, yung hindi nag-reply
apply. Yung natutulugan ka, di ba? Nakakaasar yun eh. Tapos sasabihin sa'yo na, ayaw kasi kita tulugan eh. Hindi, sabihin mo na lang na matutulog ka na. Okay, matutulog na. O di ba tutulog tayo? Di ba? Napakahirap ba doon? Kasi minsan nag-expect ka eh. Magre-reply pa kaya to? Ano oras na? Mga pet peeves lang naman yan. Hindi naman big deal. Kailangan nyo lang i-co-communicate. Kahit anong angulo mo tignan, kailangan mo i-communicate. Yellow flag, ito galing kay Nakama. Bakit parang wala kang problema sa boyfriend mo? Eh kasi ano, haha ko yung problema. Yan ang red flag sa mga babae, di ba? Pag hindi makapag-desisyon, di ba saan tayo kakain? Ikaw bahala. Oh, sige. Pag gano'n sabihin mo na lang, ano ba yung kakainan natin? Yung gustong-gusto mo kainan? Yung sobrang tagal mo na sinasabi sa akin. Yun, tapos pag nalabas mo na, nasabihin na sa'yo, sakyan mo na lang. Okay, hanggang sa dulo. Red flag. Totoo ba na mas may chance na maging kayo pag babae nag-first move? Meron ah. Merong katotohanan yung sinabi mo ah. Kasi di ba, naturally, generally speaking lang, mas mahirap ay kayo yung lalaking mag-first move eh. Kasi expected sa'yo eh. Pag babae, para bang unique o makabagong, modernong panahon na ginagawa na ngayon. Nare-respeto ko yun naman, di ba? Respect the risk. Green flag. Ibig sabihin na may initiative siya yate. Oh no. Putang inahayop ka. Yan ang gusto ko ng lalaki, yung hinahabol ako. Ina mo. Red flag. Pagpagit red flag, pagpogi green flag. Sunod. Yan is skip yung tagay-tag. Red flag yan, yung mga sanay pumatong. Naranasan ko din yan eh, yung tumingin. Tumingin sa mag-jowa. Basta huwag ka lang papasakay sa iba. Red flag. Yan sa Arm Nation. Go! Oh, nice! Tandaan nyo, mga lalaki, hindi nakakaangas sa'yo pag lagi mainitin ulo mo. Di ba? Hindi masama, pero di ba? Ilugar natin. Nadamay pa si kuya, siya pa yung naging third wheel sa kanila pagmamahalan. Kiss mo nga sa braso. Mwah! Pag ganyan, di ba? Yun yung awkward pag nanood nga ako ng mga ganyan, mga armless. Awkward kasi pagkatapos yung manalo, sila Devon Lara at kung kailan na yun. Pag nakahawak lang sa kamay nila, yung nagtatostokan. What? What you want, eh? Teka, pero magkahawak sila kami. Tanggal angas mo pag hinawakan yung kamay mo ng lalaki sa gaangasan kayo, eh. So, kumakita ng gano'n. Subukan nyo, kaya nyo ba may pag-away kung nakahawak lang sa kamay nila? Kaya nyo ba? Sunod, green flag dahil di mainitin ang ulo. Sunod, napanood ko to yung tungkol dun sa alleged na anak daw at lover ni King of Rap na si Francis Magalona. Mukhang hindi lang liriko, kaya hindi laro. Mucha ako, nalilito na ako magsalita doon. At ito yung alleged daw niya na baby mama na nung panahon daw noon, wala pang mga marites sa Facebook, na nagkaroon daw siya ng anak sa labas during na sila daw pa ay mag-asawa ng kanyang wife noon na si Pia Magalona. So panoorin natin saglit. Yan ang red flag yan. And there's a story behind this jersey kasi. Sige po. Ano po? Actually, story? Untold story. Okay? Untold. Yes. Untold daw ito, pero sinabi daw na alam na din naman to ni Pia Magalona noon dahil mag-search kayo sa Google ng mga photos sila together, makikita nyo sa mga news, sa mga ibang vlogs kasi hindi pa naman uso ang YouTube noon or sa internet. Ito yung anak niya. May energy nga siya ni Francis. Nakita niya naman sa letter na I love you so much. So meaning to say, may relationship. Si Miss Abigail daw ay flight attendant at ito ang kanilang naging alleged na anak ni Francis M. Ito daw yung kanyang jersey na binigay nung umuwi daw siya galing sa kung saan kasi nagtotoyo. Nagkakatoyo na daw siya kasi di siya pinupuntahan or napapabayaan na daw siya. So nakasulat din dito ang kanyang signature na pagsabi na I love you so much at binibenta nila dito kay Boss Toyo ng Pawn Stars ng 600,000 pesos kung saan binigyan daw sila ng 500,000 pesos. Mukhang para sa kanyang problema. Ayun, ito, papakantayin siya. Ano favorite song? Bagsakan dapat yan. Sa dad ko po. Usually. Usually po yung famous siya po, yung Kaleidoscope. Ah, Kaleidoscope pala. Every color, every hue. Ayun, nakabig siya bagsakan. So sige nga, pwede ba sample ng line ng daddy mo sa Kaleidoscope word para medyo... Parang maganda nito metaphor na kasi sa internet, isa siyang kaleidoscope world. Iba-ibang mga direksyon, iba't iba mga comments. Go, kasi sige.
Sige, mamaya natin pag-usapan. Nako, patayin ka dyan. Yung rap. Yung rap na lang. Nabubuhay si Francis M niya na November 1. Iba yan. Ako hindi ko marap yun eh. Ako si Glock 9. Sige, memorize ko din yan. Tatay ko si Glock 9. O si Glock Glock. Uzio Ingram. Chicas on a maximum. Not a 45 or 44 magnum. But it ain't even a 357. No, it's hope, bitch. Put them out. So listen, nandito na si Kiko at kasama si Chichito at si Glock 9. It's time to rap. Hello, mic check, mic check. Ay, nabuta ko. May nagagalit na. Magparamdam si Francis M. Halit mo nga nga. Lahat napapahanga sa talento. Kay tagakalentong bata bandalo yun na ngayon nakatira sa antipolo sumasaklolo sa mga hip hop pwede ka rin rino pwede rin triplang si Glock kasama ang parokya parang bulaga na kailangan di mabokya di mo na kailangan maalaman kung bakit pa Camila bato bato sa langit at tamaan mo magaling bawalan na kasi mako baka lalo kang pumangi pero okay lang di naman kami mga suplano sumabay kasama na parang nakireplano sa tunog ng gitara kasama pinamalupit na banda pero si Kiko magaling di pare kaya tapatan para mga awit na lagi mo binabalik-balikan stop rewind play mo napakesan para ba birthday ko alam mo si sabihin la baba ito tutu pa baka lalabas ka lang no mapit pa may mga intindihan mga sayo sulod din ko papel pero pala tatag marik na hinagal pa sino flow na ah okay buti ka na rin ako matigok doon pero ayun nga sinabi niya dito na parang gusto niya pumasok sa showbiz so siguro mas sabi ko lang dito kasi nagkaroon na ng mga comments syempre ang internet na bakit niyo siya sinusuportahan and at the end of the day mistress siya di ba sumira siya ng isang pamilya di ba kasi sinabi rin naman dito na ni-like din ang kanyang anak ni yung maong Francis M itong tweet to ni Jocel no I find it weird watching the video of Pinoy Pawn Stars where a home record revealed this affair with Francis M saying 15 years ako na nahimik of course you will you're a mistress da so meron naman talaga merit to kasi nung panahon na yun kasi sabi nila matagal na daw yun respetuhin natin yun pero syempre even kahit matagal na ang mali ay mali wala naman tinatapakan dito sa pagtama ng mga mali no eh ang syempre ang makakaalam lang nito kung gusto niya magpagpasok ng legal matters ay ang kanyang asawa no na si Pia Magalona eh kung mapapansin natin wala namang ganung naganap siguro ewan ko baka PR or way to syempre siya din yung nagmamanage sa mga ginagawa ni Francis M noon sa kanyang mga tours kaya siguro mas noble na path ang tinahak dito ni Miss Pia Magalona kasi kung papansin niyo yung internet ang nagsasabi nito hindi na siya dito masabi ko lang may mga bagay talaga na siguro hindi na magandang ilabas pa kasi sinasabi niya dito na para daw mapakita doon na nag-exist sila kasi isipin mo lang kung narinig yung mismo ni Miss Pia Magalona diba parang sakit noon marinig pero may mga bagay talaga na mas mabuti na lang hindi na lang natin sinabi while still validating yung existence ng kanilang anak kasi anak nila dito yung babae na si Gail Francesca na nanggaling sa pangalan nila Abigail and Francis Magalona ang pinakakawawa dito dahil hindi naman niya ginusto yung buhay niyo diba kung ano man ang kinalabasan ng mga relasyon ng mga iba't ibang mga tao ng inyong mga magulang ikaw ay isang resulta lamang ito hindi mo to ginusto hindi wala kang kapangyarihan para galawin kung ano ang dapat mangyari ng mga panahon na yon so siguro dito eh para sa kanya na lang yun. Sigurado ko meron namang mas magandang paraan para mabigyan ang nararapat na tulong at guidance ang kanilang alleged illegitimate na anak. Ngayon kasi alam ko may mga batas na ngayon dahil since yumaon na si Francis M. Magbakalat na yan at mas mahirap makuha nung parang reasonable na factors para de-escalate pa yan into legal matters. Na feeling ko hindi naman nagagawin ni Miss Pia Magalona since noon pa yan na nalaman na din niya. Red flag dahil maraming nasaktan dyan. Sunod. Yep, alam na mga single to. Sariling sikap pag gabi. Kaya nagaloy lang. Hotdog! Pagtulog ang jowa, ako na lang akong gagawa. Maraming salamat po sa lover, Green Flag, aliki Boss J. Ang mga mister nating natitigas ang mukha. Mababait pag kami ay kaharap, mga feeling binata, hindi na nahiya. Tugon. Tiklok-tuon kaming nangangakon na magpapago na at palagi tayong susundin. Huwag lang kaming palayasin, hindi na po namin uulitin. Ulit! Mahina! So ako kasi lakas ng boses namin! Pag babae na ito malaki, hari ka! Huwag lang kaming palayasin, hindi na po namin uulitin. Amen! Hindi kami I-imagine ko lang, paano pag kunyari mga babae ang binigyan mo ganito? Pag binaliktad mo lang, eh ano lang, thought experiment lang. Paano baliktarin mo yan? Yung mga nasa taas yung may mga pasasok mo ka. Oh, ano mo wala, red flag ba? Red flag pag nananakit. Okay, either way, kahit anong gender pera, red flag ha. So now, girls, boys don't know what betrayal is like. Boys, hold up. Eh, kita ko sa mata niya. Ito gumawa ng villain eh. Ito gumawa ng kontrabide eh. Red flag yan sa tropa pag iniwan ka sa ere. Ere! Nakakapuntay na. And that once eh, pag may kataming pogi.
Yan, yan ang hirap sa atin. Pag pogi, ganyan. Pag pangit, papablatter. Ipatawag sa polis, bakit lumalapit? Mag-relax na kaya mga Riz na mga nakasalamin eh. Sunod, yan isang mga kupalang post sa FB Crypto. Ay, naalala ko na ito eh. Ano lumabas na? Yung larong Crypto Jerusalem! Crypto Jerusalem, sinula ko po ako. Tiyan, di nakapunta ka na sa langit. Diba? Ingat lagi sa mga ganyan. Baka pumunta tayo ng na Goyo Japan. Diba? Ingat lagi sa mga, ako ko, sa mga ganitong cryptocurrencies or kahit anong startups. Lagi niyong, lagyan na inyong due diligence. Pagpasok kayo sa mga ganyan, kahit anuman influencer startup yan or business or organization, lagi niyo do-double check. White plug para safe. Green plug yan. Ibig sabihin nun na gustong gusto ka niya. Ibig sabihin nun hindi mo na kailangan masyado mag-effort para simulan ng makina. Kaling kay Aki Mercedes. Kuya, ikaw yung mamaw first time ko gumamit ng Moovit. Parang i-delete ko na. Palabo mangyari yun. Yan ang green flag mo. Tsaka meron kumpiyansa sa sarili. Hindi ka iiwan. Sige, subok ka magsinabi mo. Iiwan lang kita. Sigurado ko hindi mo kaya. Yan ang tunay na mga na green flag. Tibay ni Kuya Puya, pero man lakas oh. Bigyan mo na lakas yung mga nagkapasa sa mata kanina. Galing kay Arke. How? What? Ano yung nagawa? Ay, kala ko naka-reverse eh. Sabi ko na ang babae kasi kahit balik-balik na rin mo, tama pa rin yan. Hindi yan mamamali. Hello. Green flag dahil kaya naiintindihin kahit balubuloktot na ang iyong rasyonal. Hindi ka bubugbugin. Galing kay Hotdog. Yeah, para sa mga da-dive sa una nilang relasyon. Huwag mo na tignan, magtiwala lang. Tige, talon! Parang ka. Green flag eh, ibig sabihin niya nakikinig sa kanyang partner. Pagpalain ka. Sunod. Okay, nice. Green flag. Okay, green flag. Hindi pa niya alam paano eh. Okay, never mind. Red flag, tanga. pag tanga, red flag. Wag na. Okay, joke lang. Green flag pala ulit kasi pinapasaya ka lang. Eh, nakakawa ka ba lang? Hindi, basta may lalabas dyan. Tiwala lang. Ito, ganda pa nun pangalan ng page. Pag-ingit, pigit. Okay, sige na. 3 a.m. with you. Baka siya iba 3 a.m. magkasama yung multo. Yan, nirahirap sa atin eh. Pag ako naman nagpupuyan, wala namang McDo. Wala namang crispy rin, tsaka paracetamol. Eh, meron. Yan yung cryptocurrency. Invest muna tayo para pag-invest na ating mga karelasyon. Green flag. Ingat kayo palagi. Ano ba yan? Kada subo lang mayroong halik. Ano ba? Ano ba yan? Puro naman sebo. Ang alat naman. Nagsaw-saw ba talaga sila? Okay, kayo ba? Red flag ba o green flag sa inyo yung ganito ka-clingy? Ano ba sasabi nyo? Siguraduhin nyo na nag-toothbrush yung partner nyo ha? Bago kayo mag-landian ng ganito? Sumakit na yung leg ko ha! Kanina pa yung halik na... Mas marami pa yung halik kesa dun sa ano ha? Sa subo ng pagkain ha? Ubusin nyo kaya abo na yan, no? Yes! Ano to? Tanggalan din ha? Leche. Ay po, tiyan lang, huwag niyo isusugal. Nagbenta pa ng sugal, ayop ka. Sugal natin lagi, relasyon. Sugal na nga mga ipag-relasyon, di ba? Sasama mo pa yan. Leche, makakasira ka pa sa buhay. Shoutout dyan sa mga nagbenta ng sugal. Sugal na nga magmahagal ng kid dyan. Wow! Alam mo yung sabi nila sa mga taong matangkad, di ba? Tsaka malaki ang paa. Malaki ang sapatos mo. Tsaka, kaya matangkad ako? Oh, hindi na ako kasi. Ano? Ano? Green flag kasi para na rin siyang flagpole. Ano ba? Puro na lang subo, pagod na ako.
Red flag yan. Diyan tayo magaling. Kaya pala nag-i-intercord kayo sa una-una natin video kanina. Diba, tungkol dun sa magastos. Basta siguraduhin mo lang, kasama mo siya sa paggastos. Diba? Ito, red flag. Ang iwan ka. Ito, dapat malaman ng mga babae kapag ginawa ng lalaki itong dalawang bagay na to. Oh! Dalawang bagay na to, red flag yung lalaki. Girls, comment down below kung agree kayo, and boys, makinig kayo. Number one, kapag yung lalaki laging nagla-like, nag-share, at nag-follow ng mga sexy girls sa social media. Sheesh! Hashtag... Paano kung girls lang? Paano kung hindi siya sexy? Paano kung pinapalo ko si Jessica Soho? Number two, kapag tinatopic niya sa'yo lagi yung ex niya. Tama. Yung bukang bibig niya lagi yung ex niya. Halo, dito tayo ka pa. Dito din kami kumain ng ex ko. Hindi ko tinatanong. Boys, walang pakialam ang girls niyan. Tsaka girls, papayag ba kayo na papatol kayo pareho sa naman, hindi pala kamugon sa ex niya? Kung agree kayo sa mga sinasabi ko, like and follow. Tama nga naman. Ito naman sa babae naman. Puro na lalaki. 3 red flags ng girls. Red flag yan. Sobrang needy. Oh my gosh, yung tipong kada galaw ng oras, dapat magka-chat kayo o kaya magkasama kayo. Wala ka bang ibang pinagkakabisihan, girl? At saka, men love the chase. Lalo na sa kanto ng Quiapo, di ba? Pag madilim na, sa eskinita. Or pa! Kung hindi siya confident sa sarili niya, yung tipong maganda naman siya, yun nga lang natatabunan ng insecurities niya. Wala naman kasing perfect na tao, pero lahat naman tayo ay gifted with strengths and assets. Kwento ko lang, nung ganito ako dati, lagi akong parang insecure sa relationship. Yung parang isang mali ko lang, iiwan ako ni jowa, o kaya baka ipagpalit niya ako agad. Minsan din parang siguro nakuha mo to sa magulang mo eh. Parang magre-reflect sa'yo kung paano ka pinalaki, kung paano mo i-treat siguro yung partner mo. Diba? Misa makikita mo nga yung mga ibang characteristics ng magulang mo o ng kapatid mo. Diba? Sa iyong magiging partner. Tsaka doon sa pagiging needy. Naalala ko dati nung college, yung pag mayroong mag-jowa, nagigiisa na lang silang personality. Parang wala na silang sarili na independent na likes and wants. Mayroon doon isa na masyado nagiging dependent o kumbaga yung kanyang pagkatao ay kinakain na nung karakteristik nung isa o yung mga trips and wants niya. Okay lang siguro yun. Pero, di ba, hindi ba masama? Magkaroon ka ng sarili mong personality. Magkaroon ka sarili mong hobbies and interests. Kasi mapapaganda din, no? Yung mga mapag-uusapan nyo kung, di ba, kung lahat ay parang kang maamong tupa sa lahat na lang ng gagawin nyo, parang hindi siya exciting. O, siguro baka ako lang yun. Ay, si girl, hindi niya pinapayagan si Guy lumabas. Out with friends. Wala siyang tiwala sa kanya. Kasi natatakot siya sa maraming bata. Ito yung kanina pinag-uusapan din. Doon na naman sa, ari, may bugbog sa mata. Di ba? Mga pinagbawala lumabas ng bahay. Mga feeling daw na mga binata. So, ano masasabi niyo naman doon? Number 3, malabo. Malabo siyang kausap. She does not know how to communicate with feelings. Well, ito naman kasi this goes both ways. Well, kahit ano naman. Clearly, yung when something's wrong, tapos sa tanong ni Guy kung may problema ba, ang sagot niya ay... Hindi. Wala. Tapos yung meron pa, ano? Ay, wala. 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 Itatranslate ko pa to babae-ish na lingwahe. Kaya, di ba? Ito kasi communication, di ba? Dapat two-way street yan. May nararamdaman ka, huwag mo expect lagi na dapat alam niya yung dapat niyang gawin, di ba? Hindi kanyan buong buhay, di ba? May iba iniisip. Safe, di ba? Di natin masasabi, pero kung mabuting kausapin mo pa, di, walang mawawala sa'yo. Laway mo siguro. Tapos mag-emote siya. Tapos lula si Guy. Tapos mag-emote siya, magpo-post sa mga thirst trap sa IG. Oh my God, okay, red flag. Dapat lagi may consent, ha? Kahit cardboard pa yan. De, chipo kayo masalami, kaya ako tinag. Ito, yaling kay Rari, Lemrib. What the? Pag-epoy dito! Ang pangit ang pagmumukha mo, nakita mo naman. Red flag yan, pag mabilis magalit. Pag mas mapagbura siya kaysa mapagmahal. Kaya itakin yung confidence, di ba? Gusto ng mga babae yan, may confidence. Ano mo, squatter? Ha? Nag-iayabang kang pang may laptop. Kagita mo to, hampas ko to sa pagmumukha. Di ba? Meron siyang payaman siya. Yan ang gusto ng babae, may pera. Ha? Lalaban ka pa. Tamo, mag-explain ka na nagbibigay ng signals, di ba? Hindi mix signals. Leche. Green flag at panguli. Ano to? Naya mo pa lang. Nakulo pa lang. Wala pang isang buwan. Pangilang mo na ba yan? Sutay na buwan kami. Hiring hearing pa. Ayan, nakulong. Ilat di ba? Attorney mo, huwag ka na magloloko. Di ba pa nagbago? Di ka pa nagpakalayo. Yan ang tunay na nakulong sa pag-ibig, di ba? Mahirap nga naman lumabas sa puso. Hey! Oh, so God, wait, all interconnects? Gaw-gaw, nakatutok na. Ilang na lang baril ang pulis ng malaki. Ay, memorize niya.
Na gusto ng mga babae, mga marunong kumanta, na-memorize, naalala mga gusto. Lalayaan mo sila, tatakasan mo sila. Yeah, so matutunan natin ay pakawalan mo na siya pag masyado mo na kailangan malaman ang red flag sa green flag, blue, yellow, ano pang kulay yan. Kung sobrang araw-araw kailangan mo isipin yun para malaman mo kung kayo ba dapat, pakawalan mo na. Pucha, kung may ito na yung kinaantay mong sign sa langit o sign sa video o kahit anong sign na hinahanap mo, ito na yung pakawalan mo na siya. Ako na bibigay sa'yo na lakas ng loob. Kaya wag ka na umiling pa sa iba. Ako na lang. Super ang bagay ito. Huwag nyo tayo like, share sa mga red flag nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul flag na mamaalam. Shoo!